Balance Sheet! Ang third quarter ay mula July 1 hanggang September 30. Ang pinag-uusapan natin is 1701Q. Allowable Itemised Deduction. Yung pong nagkiklaim ng actual expenses. Kunin nyo na po yung 1701 nyo. At mag-uumpisa na po tayo. Ito po itsura na 1701. Doon ho sa... May mga number ho yan eh, di ba? Magsisimula kayo sa number 1. Ang i-discuss ko, 1, 2, 3, 4. Yung permanent files at saka yung introduction at saka yung instructions para ho sa 1701, meron na ho akong video dyan. Kunin nyo na lang ho, pumunta na lang ho kayo doon. So, again, itim na ballpen po gagamitin natin. Sa box number 1, lalagay mo ay 2018. Box number 2, quarter, lalagay mo, i-ekisan mo third quarter. Amended return, i-ex mo no. Number of sheets attached, 00. Yes. So, yung 8 at saka 16, i-cross natin. Iko-cross mo yung sa number 8, business income tax, income graduated IT rate. Sa number 16, graduated rates, itemized deduction 16A. Yeah, tingnan nyo yung number 8, may X. At yung 16 and 16A, nasaan yung X. Ngayon po, hindi porket nakalagay dito yung spouse, ayan, eh isasama mo sa pagpapile mo yung spouse. Malaki ang posibilidad na masangkot ang spouse mo sa kaso mo sa tax kapag nandito ang pangalan niya at combine pa kayo. Kasi ang tax ho, ang tax evasion ay per return. Kung parehas kayo narito, masasama ho kayong dalawa. So para maiwasan na hindi masama ang mister nyo o asawa nyo o yung misis nyo, lagyan nyo na lang ng zero yung spouse sa harapan at sa likuran. Simula rito hanggang sa ibaba, lagyan nyo zero. Bukod doon, yung schedule 2, lagyan nyo rin zero kasi irrelevant yan sa inyo. Yan, ready na ho tayong magsimula. Number 36, kunyari ang sale mo mula July 1 hanggang September ay 10 million. At meron kang cost of sale sa number 37 na 5 million. So definitely, 10 million minus 5 million, 5 million yun. Yun ang ilalagay nyo sa number 38 box. Less allowable deduction sa number 39. Halimbawa, 3 million ang inyong allowable deduction. Sa number 40, ilalagay nyo 0. Kasi hindi naman to optional, hindi ka naman ka optional standard deduction. Tapos tinatanong niya, ha? Ano ang difference between 5 million at saka 3 million? Ano difference? So 2 million lalagay mo sa 41. Then yung 42, tinatanong ko magkano taxable quarter, taxable income mo for the quarter, for the previous quarter. So kailangan nyo ng ayan, second quarter yan eh. Ng tax return nyo sa second quarter. At pipick upin nyo dyan yung 1.5 million yung nasa box 45. Magkano yung box 45? 1.5 million. Yung number 43 and 44, wala naman tayong ilalagay kundi 0. So, pinako-compute ka kung magkano difference nilang ng 3 million tsaka, ay, ano ang total ng 2 million plus 1.5 million.
So 3.5 million. 3.5 million. So pinako-compute ka ng tax due doon sa page sa 46. Okay, sa 46. So gagamitin natin yung table 1. Okay? Hanapin natin sa table 1 yung 3.5 million. So between 2.5 million to 8 million. So gagamitin natin yung rate nung kailangan natin calculator. So sabi diyan in excess of 2 million 32%. So 3.5 million, alam naman natin in excess ng 2 million 'yan. So may excess na 1.5. I-multiply mo raw ng 32% yung 1.5. That is 480,000 plus 490,000. So ang total na babayaran mo is 970,000. Doon ho nyo ilalagay sa 46. Now, pag nalagay nyo na sa 46, ilalagay naman natin yung sa schedule. Prior year excess credit, wala naman tayo noon. For example, tax payment for previous quarters. Ayan, tinatanong niya. Kukunin nyo uli ito. Magkano ba binayaran nyo? Ayun, lumalabas. Ang total na binayaran nyo ay 300, magkano? 340,000. Ayan, sa second quarter. Nakikita nyo ba? May X yung second quarter. So, ilalagay natin tax payment 340,000. O, yung 57 hanggang 61, sample natin, wala na lang yon. So, ang total tax credit mo, i-add mo lahat yung tax credit, ilalabas na 340. So, sa number 62, gusto nila i-less mo yung 340 dun sa tax due mo na 970. So, 970 minus 340, lalabas yung 630. Yun ho yung payable tax nyo, tax due. So, tinatanong nila kung ano, may babayaran ka bang interest, penalty. Sample natin, wala. So, dun sa number 68, tinatanong nila kung magkano yung babayaran mo total, including penalties. Siyempre, 630 plus 0 is 630. Okay. Tapos na ho tayo sa second page. Pupunta ngayon tayo sa first page. Ha? Doon po sa part 3. So tinatanong niya tax due. Ang tax due po ninyo ay nandoon sa item 46, tax due. Parehong tax due, 'di ba? So ilalagay mo yung 970,000 doon sa number 26. Tapos tax payments. Ang tax payment po ninyo, makikita nyo, tinatanong niya sa number 27, tax payment nyo, makikita po ninyo yung sa schedule na to, sa schedule 3. 300, yon tama kayo, 340,000. So, 970 minus 340,000, 630 yon. Yun ang ilalagay nyo sa box 28. So, tinatanong niya sa box 29 kung may penalty ka. Sa computation mo sa schedule 4, wala, 0. So, lalagay natin 0. So, 630 plus 0 is 630. So, ngayon, yung 0, para makuha mo itong nasa baba, i-add mo yung sa spouse at saka yung sa taxpayer. Ayun. So, 630 plus 0, 630 uli. Oh, ready ka nang magbayad pag may ganyan ka. Pipirmahan mo ngayon. Ayan, may pirma ka. Okay? Tapos, lalagyan mo ng... Kung cash ang ibabayad mo sa 630, kailangan mong i-fill up yung part 4. Yung hindi importante, lagyan mo ng NA. Kailangan, 11-08-2000, nagbayad ka eh. Ready ka ng
pumunta sa bangko at magbayad, dalhin mo lang yung 630,000 mo. So tapos na tayo sa ating third quarter. Paano mag-fill up correctly ng 1701 para sa allowable itemized deductions? O ano susunod? Ang dami pang lecture na susunod. Pumunta lang ho kayo sa patreon.com at /EmilinoTMaestro.